Ay, Diyos ko. Parang nagkakaroon na naman ako ng ano eh, no? Ng, alam mo yon, ng medyo sama ng loob sa ano yun, sa sirkulo o sa industriyang ito. Bakit hindi ito napapatugtog diyan sa ano niyan, sa wish niyo na yan, no? Diyan sa gusto niyo sa kaya na bus, bakit? Ano ba yan? Tinatanong ko kayo, wish bus. Bakit yung mga ganitong kanta hindi ba to pwede? Ha? Hindi ba to pwedeng patugtugin diyan? Anong dahilan niyo? Pwede niyo ba akong sagutin? Okay. Diretso na natin, mga utol. May tanong ko lang yun, ha? Wala akong ibang ibig sabihin. Tanong ko lang yun. Kung hindi ba to kasama o hindi ba to pwede sa qualification ninyo. Hindi pasok. Okay? Okay. Etong artist na susunod natin i-review ay first time ko i-review. Pero hindi ko first time na maririnig. Narinig ko na, minsan narinig ko si J-Kid. Sa Facebook ko nakita yung unang track na narinig ko sa kanya, yung Tamali. No? At masasabi ko from there na etong bata na to, o etong artist na to, hindi na pala to bata. Etong artist na to ay isa sa mga rising star o pwede niyong abangan o bantayan na papaimbulog na to. Kumbaga talagang padire-diretso na to kapag hindi hinto. And shoutout pala sa Moro Beats. Ito'y parte ng Moro Beats, no? Ang ingay ng mga aso, wag na lang nating intindihin. And shoutout pala kay DJ Med Misaya. Utol, shoutout sa iyo at sa Moro Beats, napakauhusi. Ang dami niyo pwedeng abangan na magagaling na artist na nagmula sa Moro Beats. Okay, mga utol, ito ay Kumustahan by J-Kid. Ito yung parang nag-viral sa TikTok ng mga sinasabayan ng mga babae, yung nagra-rap na para sinasabayan ng mga babae. So ang dami kong nakita na ano nito. So hinanap ko, hindi ko alam yung title. Hinanap ko lang, so Moro Beats tas J-Kid, yun, lumabas na to, nakita ko na. So, painggan na natin para hindi tayo tumagal, di ba? Yun. Ganda ng beat nito, putya. Promise, ang ganda nito. Nga pala, I'm looking forward na makatrabaho man lang kahit isang beat si DJ Med Misaya, kapatid. Shoutout sa'yo, ha? Baka naman. Talong nila, tol, kumusta ka na dyan? Sagot ko eto, ayos lang naman sa mga naniniwala. Ako lang tayo dyan sa mga hindi naman wala akong pakialam. Tol, kumusta ka na dyan? Sagot ko eto, ayos lang naman sa mga naniniwala. Ako lang tayo dyan sa mga hindi naman wala akong pakialam. Tanong nila, ayos lang ba? Sabi ko, okay lang naman. Yun sagot ni J-Kid. And sa mga naniniwala, appear tayo dyan. At sa mga hindi, wala naman akong pakialam. So it goes out sa lahat, no? Para na rin sa akin, no? Sa mga naniniwala, appear tayo at mga utol, no? Pero sa mga hindi, alam nyo na yun. Wala akong pakialam. Yun ang sabi ni J-Kid at sabi ko na rin, okay? Etong ang ganda nung ano niya, no? Panglahatan. Pwedeng makarelate ang karamihan. O, sabihin na natin lahat. Hindi pwedeng lahat eh, pero karamihan pwede makarelate sa track na to. Sa hook pa lang, sa hook alone. Okay, tuloy na natin at ang ganda ng beat. Kinakamusta niyo ako? Eto ayos lang naman. Hanggang ngayon ay tinatama ang maling nakaraan. Patawad nga pala sa lahat ng nasaktan at nasugatan ng mga salita kong maanghang. Galing nung ano, nung panimula niyang ano, no? Yung opening na line, no? Nasabi niya, kinukumusta niya ako. Eto, tinatama ako. Pilit kong tinatama ang mga maling nakaraan. At naghumingi siya ng pasensya agad sa mga taong kanyang nasaktan at mga nasabihan ng masasama. So, parang yung burst out, no? Yung burst out ng biglaan na nakakapagsalita ka. Tayo, mga tao, bigla tayo nakapagsalita ng masasakit nang hindi natin alam. Okay? Yun ang sinasabi niya ni J-Kid. Tuloy na natin. Pero magkaayos, siguro wag na lang. Kung gusto nyo ng plastikan, wag ako, iba na lang. Ngayon, binibigyan ng tiwala, bilang na lang. Malamang, baka madali na naman ang alamang. Kaibigang tumalikod, tinuring na kapatid. Kinalimutang, inalalayan ko siya sa pagtawid. Eto pala eh, ano, no? Track na pang sama ng loob sa mga tao, yung mga nagpanggap na kaibigan na, alam mo yun, na after mo tulungan sa mga bagay-bagay sa kanya, eh, nagawa ka pang siraan o nagawa ka pang traidorin o nagawan ka pa ng masama. Yung mga ganon klaseng kaibigan, eh, dapat talaga itinatapo na.
Kaya sabi niya, wag na lang. Iba na lang. Kung gusto niyo ng plastikan, ayoko na. Iba na lang plastikin niyo. Na nalimutan mo na nung nakaraan, di ba? Tinuring kitang kapatid. Okay? At sinamahan kita, tinulungan kitang makatawid sa mga bagay-bagay na hindi mo kaya. Parang ganon. So may mga bagay ako nagawang kabutihan sa'yo. Pero in return, ang sukli mo ay paninira o kasamaan o pagtatraidor, parang ganun, mga utol. Yan ang sinasabi ni Jake. At palagay ko ha, ito ay totoong nangyari mismo kay Jake. Okay, tuloy na natin. Hindi mo dapat nagawin na sirain ng palihim ang taong nagturo sa'yo ng liwanag sa dilim. Kasama mo ng matagal, nagawa mong kagating. Ganun ang ahas pag gutom, kahit sino tutuklawin at... Hayop pala eh, no? Yung mga linya eh, no? Sobrang direkta doon sa mga... Direktang tatamaan dito yung mga traidor na nagpapanggap na kaibigan, yung mga nagpapanggap na mabuti sa iyong harapan. Ganun ang ahas kapag gutom kahit sino tutuklawin. Yun yung talinghaga lang, no? Inihalin tulad niya sa isang ahas yung kaibigan na nagpapanggap. Mapagbalat kayo ka pero ahas ka. Bakit ahas? Eh, yung mga ahas kasi, kahit anong pakita mo mabuti, kahit pakainin mo ng pakainin yan, pag yan nagutom, tutuklawin ka yan. Ganon ang, kung hindi Judas, ahas ang turing, ang ginagawang metapora ng mga tao sa mga taong o mga kaibigan o mga kakampi na traidor. Ahas at Udas, yon. Mga utol ha, malinaw yon. Yun ang sinasabi ni J-Kid sa mga linya na yon. Sa mga nagtsatsaga upang ako'y pabagsakin, bilib ako kahit papaano, sinubukan nyo pa rin. Pinatol, pumusta ka na dyan. Sa totoo eto, ayos lang naman. Sa mga naniniwala, apir lang tayo dyan. Sa mga hindi naman, wala akong pakialam. Solid pala, no? Nasa first verse pa lang tayo, tsaka pangalawang hook, no? Sobrang, masasabi ko na sobrang solid nito. Napaka-underrated na to. Track na to. Tingnan mo, 269. Dapat million views na to, mga utol. Dapat million views. Ang dami na nakapansin na to. Tinira na to ng tinira sa TikTok ng mga babae, no? Na nagpaparinig, na mga nakaka-relate. Ito'y, kulang sa promotion? O sadya lang mas gusto natin yung mga... ano ba? Kapwa ko Pinoy, ano bang gusto nyong musika? Ano bang gusto nyong... hindi ko na maintindihan eh. Ano bang gusto nyong hip-hop? Diba? This is fucking hip-hop and this is fucking great, no? Ito ay isa sa mga pinakamagaganda. Isa sa mga pinakamagaganda ko na narinig ng itong loob ng 2 taon. Itong track na to. Yun lang masasabi ko. Nagagandahan ako. Kasi may meaningful siya. Kung hindi man siya talagang sobrang ganda, pero talagang ma-appreciate mo at makaka-relate ka. Yun lang masasabi ko. Sobrang simple pero merong dating. Okay, tuloy na natin. Napaka-underrated, mga utol. Kumusta ka na dyan? Kumusta kayo? Ayos lang naman. Sa mga naniniwala, appear lang tayo dyan. Sa mga hindi naman, wala akong pakialam. Kinakamusta niyo ako? Eto, ayos lang naman. Ganun pa rin yung katawan, bulsa lang ang nagkalaman. Salamat nga pala sa mga tropang di nang iwan. Yung panahon na ang mundo gusto ko nang iwan. Tangina, no? Ang galing no? Salamat sa mga tropang hindi nang iwan nung panahong yung mundo ay gusto nang iwanan. Nung panahong gusto niya nang sumuko sa buhay o talagang, alam eh, magtangka. Pwede natin gawin literal, no? Magtangkang pakamatay dahil sa dami ng dagok sa buhay o sa problema. Magtangkang wag na lumaban o sumuko na yung mga tropa niya na nanatili sa kanya. So, papasalamat siya doon. And ako rin, salamat sa lahat ng tropa ko. Yung talagang tunay, yung matitigas, no? Yun, shoutout sa inyo at kilala niyo sarili niyo. Shoutout sa inyo lahat. Yun, ganun din si J-Kid. Yun yung sinasabi niya, pinapasalamatan niya yung mga tropa niyang nanatili na hanggang ngayon, bulsa lang daw niya ng galaman. Ganun pa rin naman daw siya. Tuloy na natin. Natatawa na lang sa tuwing naaalala dati. Nakinig sa bawal na gamot, hindi kay Willie Carte. Hindi itatanggi na nalulong ang importante. Hindi nagpakulong at tinulungan ng sarili. Galing no? Naniwala o nakinig sa bawal na gamot, no? Naalala. Natatawa na lang ako pag naalala ko. Yun sinasabi niya, na nakinig ako sa bawal na gamot, pero hindi kay Willie Carte. So, hindi yun sa track. Parang sa madalit sabi, siya ay nalulong sa isang... sa pinagbabawal na gamot at hindi niya daw tinatanggi yun.
Pero hindi daw siya nagpakulong at tinulungan niya sarili. Sa madalit sabi, lipas na sa kanya yon. Isang alaala na lang, isang madilim na kahapon na lang na alaala na naging isang parte ng buhay niya na minsan siyang naging na ano ba yun? Naging addict o naka-addikan o nagkamali ng landas dahil sa pinagbabawal na gamot. Pero ang sabi niya, tinulungan ko ang aking sarili. So tuloy na natin. Kahit medyo may trauma, tuloy sa pag-abante. Walang diploma, tanging bit-bit lamang ay diskarte. Tumaya, guminhawa, tapos biglang may kirot. Yung puso ko nakaramdam ulit ng lungkot at buot. Umiyak at nasaktan dahil ako ay nawala ng mga tunay na kaibigan. Dahil sa mga walang awa kong makapas lang mga taong bayaran. Ang ustisya na saan para sa napagkamalan. Ucha, no, parang totoo to. Yung literal siguro yung pagkapas lang, no? Yung tingin ko lang ha, mga utol, hindi ako 100% sure, pero tingin ko ito yung mga panahon ng tukhang, no? Maraming natumba sa mga kaibigan niya, no? Na masakit pa rin, nagalit pa rin ako, nakaramdam ako ng puot, tsaka lungkot, nung mawalan ako ng mga tunay na kaibigan, nung mga panahon, kasi nasaan ang ustisya? Sa mga napagkamalan. Balikan natin konti, mga utol, ha? Ayan, no? Nakaramdam ulit ng lungkot at puot. Umiyak at nasaktan dahil ako ay nawala ng mga tunay na kaibigan. Dahil sa mga awa kong makapas lang mga taong bayaran. Mga taong bayaran, walang awa kong makapas lang mga taong bayaran. Ang ustisya na saan para sa napagkamalan. Ano yun, hindi ko sinasabing 100% sure ako, pero yun yung duda ko doon sa mga linya na yun, na may mga kaibigan siyang napas lang ng mga, alam mo yun, napagbintangan, napagkamalan sa kalye, no? So, kaya malungkot siya and at the same time, nagkaroon siya ng galit dahil mga tunay niyang kaibigan yun, mga nawala. So, tuloy na natin. Basta ka na dyan, sagot ko eto, ayos lang naman sa mga naniniwala. Appear lang tayo dyan sa mga hindi naman wala akong pakialam. Teka lang, may tanong ako. Eto ba mga klase ng ganitong kanta? Wala namang explicit lyrics, ha? Tanong ko lang to. Hindi ako sigurado, hindi ko rin alam, eh. Ito ba mga gantong kanta? Hindi ba to pwede sa radyo? Hindi ba to qualify para ilabas sa radyo? Tingin ko ito dapat si JK, na dito sa track na to, Alone, bukod sa tama-mali niya, dito sa track Alone na to, pwede to sa Wish Bus. I wonder... Ay, Diyos ko, parang nagkakaroon na naman ako ng ano eh, no? Ng, alam mo yon, ng medyo sama ng loob sa ano yun, sa sirkulo o sa industriyang ito. Bakit hindi ito napapatugtog dyan sa, ano yan, sa wish nyo na yan, no? Dyan sa gusto nyo sakyan na bus. Bakit? Ano ba yan? Tinatanong ko kayo, wish bus. Bakit yung mga ganitong kanta, hindi ba to pwede? Ha? Hindi ba to pwedeng patugtugin dyan? Anong dahilan nyo? Pwede nyo ba akong sagutin? Okay. Diretso na natin, mga utol. May tanong ko lang yun, ha? Wala akong ibang ibig sabihin. Tanong ko lang yun. Kung hindi ba to kasama o hindi ba to pwede sa qualification ninyo. Hindi pasok. Okay? Tanong ko yan sa Wish Bus. Tinatol, kumusta ka na dyan? Sagot ko eto, ayos lang naman sa mga naniniwala. Appear lang tayo dyan sa mga hindi naman wala akong pakialam. Okay. Tapusin na natin, nag-scratch pa, no? Nag-scratch pa. Ang ganda ng palo, no? Shoutout kay Med Misaya. Okay? Tuloy na natin, mga utol. Yung scratch, no? Mayroon pa mga scratch, no? Shoutout dito, no? Napakausay dito ni... Shoutout dito na napakausay dito ni DJ Med Misaya. Siya yung gumagawa ng mga beats at siya rin yata yung CEO o founder ng Moro Beats, mga utol. Kaya, tsaka ano ah, etong Moro Beats nababasa ko dahil pina-follow ko to. Nag-o-offer to sa mga aspiring rapper, no? Nag-o-offer to ng mga pre-beats, no? Pwede nyo gamitin yung mga ilang beats nila nakalagay dyan, no? So, pag-usapan nyo na lang, pwede nyo yatang gamitin. Pero pag-usapan nyo. So, tuloy na natin. Shoutout dun sa beat na ang aastigan ako, tsaka dun sa visual, no? Simpleng-simple. Kumustahan, JK? Parang old school, no? Naka-tape pa, cassette tape. Okay? Scratch, no? Okay, and that's Kumustahan by J-Kid, produced by DJ Med Misaya.
Ayan, mga utol, ha? Siguro naman. Yan yung nag-viral sa TikTok, no, na ginagaya, nirarap ng mga babae. Anyway, ayan, hanggang doon lang muna. Muli, ako si Target. Shoutout dito sa, ano, kay Med Misaya, Moro Beats. Shoutout. Follow nyo yan. Subscribe nyo yung channel ng Moro Beats and follow nyo sa Facebook. Ayun, hanggang doon lang muna. Muli, ako si Target. In behalf of the Real South Pride, sa mga manakana sa Kilusan, mag-iisang daan na tayo. Then 1 million ihihit naman natin. Pag hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Ayun, mga utol, maraming salamat. Lagi kayo mag-iingat. God bless. Stay safe, mga utol. At saludo ako sa inyo lahat.